Hello! It's Sunday afternoon. Afternoon na po dito mga kabikolana sa Finland. So ngayon lang nagsimula mag-vlog ang inyong Bicolana ditong buntis. So ayan, nandito ako sa labas kasi po ayan, yung ating strawberry dito mga kabikolana sa labas is ayan mga kaibigan, oh grabe na po yung kapal niya. So kailangan ko po siyang tanggalin yung mga makakapal. Alisin ko yung mga iba kasi sobrang dami na po. And hindi na po siya maganda tingnan. Kaya ayan, tatanggalin natin habang maganda po ang ating panahon. So kahapon, nag-harvest po ako ng aking or ng aming mga patatas dito. Kaya ayan, nakita nyo sa vlog ko ano. Kung nanood po kayo ng vlog ko nung nakaraan. So tingnan nyo po, oh, wala na yung mga patatas natin dito at saka carrots. Tinanggal ko na rin yung mga puno niya, nilagay ko doon kasi itatapon natin yan later doon sa landfill, sa tapunan ng mga tuyong dahon, mga ganun. So ayan po yung ating pabakod dito sa yung construction dyan ng kanilang bago naming kapitbahay, tuloy-tuloy. Kaya yung aming, ayan, nakikita nyo yung bakod namin dyan, oh. Ayan. So ito yung ating pag-garden. Kahapon si Mr. ay nag-grass cutting dito. Kaya malinis yung ating garden dito. Sunday po. So, nandito sa bahay ang inyong kabikulana. Wala pang trabaho. Pero bukas, balik tayo sa trabaho mga kabikulana. Ayan po. So, kinuha ko to. Kaya lang, ayan po, tingnan nyo. Accidentally pong nagiba yung mga ano namin dito. Kahoy namin dito nung ayan po, yung gagawin po nila, yung ginawa nila yung bakod nung kapitbahay namin na yan. Kasi yan, bagong gawa, ano, limang bahay po yan. Bali, meron pong mga nakabili niyan. Kaya ayan, bago yung bakod. So, ito pong mga kahoy namin dito na aksidente po nilang na galaw. So, nagiba po. Kaya ayan, so aayusin daw ito ni Mister. Kasi hindi naman ako makapag-ayos dyan. So, si Mr. ang mag-aayos. No? Nakikita nyo yung mga ari-arian namin dito, mga kaibigan. Ano, alam nyo na po ang ibig kong sabihin sa mga ari-arian na yan. So, ayan, mga kahoy. Ang daming kahoy. Sa mga bago po sa aking channel, ito po ay gagamitin po namin para sa aming sauna. Kasi nagsasauna po kami dito. Lalo na ngayong paparating ang winter. Malamig po dito sa Finland. Kaya kailangan natin mag-sauna. And then, ito namang mahahaba. Ayan, ito. Para po yan sa aming heating system. So, dito po sa Finland, sa mga bago sa aking channel, ayan, during winter, autumn, spring, ayan, mga ganun, nagiinit po kami ng bahay dito. Kasi sobrang lamig po dito. Alam nyo naman, nag-winter, nagkakaroon kami dito ng ice na makapal. So, iniinit po yung bahay dito sa Finland. And, yung tubig po namin iniinit. Kaya, importante po yung aming mga ayan, nakikita nyo mga ari-arian namin dito, mga kakahuyan, o diba? Ito po yung gunting. Why? Dito. So ngayon, dahil may bisita kami, gagawa po ako ng coffee. Normal po yun mga kaibigan dito sa Finland pag merong bisita, kape po agad yung in-off. So ayan po, gagawa tayo ng kape kasi yun yung normal na ino-offer pagka mayroong bisita dito sa Finland. Nung bago ako dito mga kabikulana, every time na bibisit kami ng bahay ng kakilala, kape talaga, kape. Eh ako po dyan sa Pinas, nagkakape lang naman ako sa umaga. Pero dito po, talaga masasanay ka na. Magkakape ka talaga every time na may pupuntahan kayong bahay. So ayan. Gawa tayo ng kape. Sila lang naman dalawa yung magkakape. Ako hindi ako magkakape. So, ganyan siya karami. Kasi dalawa lang naman sila magkakape. Bawasan natin kasi madami pa nga ito. Habang ayan, nag-aantay ako ng kape, yung itsura ko mga kabikulana, ano? So, Sunday, dito lang kami ng aking asawa sa bahay maghapon, o diba? Nag-rest ng bongga ang inyong kabikulana. Kasi kahapon, diba, galing tayo ng forest, short minutes, and then
ngayong Linggo, pahinga kami. Pero mamaya pupunta kami ng shop ng aking mister kasi tomorrow is Monday. So, balik trabaho po ang inyong kabikulan. Na meron nga po pala akong ipapakita sa inyo, mga kaibigan. So, sa mga buntis po dyan sa inyo, alam niyo po ba simula po nung nagbuntis ako, ganito na po yung ginagamit ko na, ayan, pang taas, bralette po. Ganito. Kasi, comfortable po siya. Kasi po simula po nung nagbuntis ako, lumaki po yung chest ko. So, yung bra ko po na ginagamit talagang sobrang nasisikipan na po ako. So, bumili po ako ng mga ganito. Kaya ito po yung lagi kong ginagamit and napaka-comfortable. Kahit nasa work ako, comfortable din yung feeling ko. So, siguro kahit na hanggang manganak ako, gagamitin ko pa rin yung ganito kasi comfortable po siya. For sure, kahit na hindi ka buntis, mas maganda po ito, comfortable. So, nakauwi na mga kabikulana yung aming bisita, o diba? Kaya ayan, magbablog ulit ang inyong kabikulana kasi wala na sila dito. Pero, kunin ko yung aking panggupit doon sa ating garden. And then, nakasuot na rin ako ng gloves. Pero bago yan mga kabikulana, dahil sabi ko sa inyo gusto kong ipakita yung aming maliit na, ayan, kubo-kubo dito. So, meron kami dito maliit na sauna mga kaibigan. Ayan, nakikita nyo? So, paglabas ng bahay namin, tadadan. So, ayan. So, meron po itong pinto. Ayan. Kasi yung sauna, kailangan may pinto para yung init ng sauna is nandyan sa loob. So, ayan mga kabikulana. Makikita nyo yung pang-countryside style na sauna dito sa Finland. So, gawa po ito ni Mister Pansamantala. Dahil, ayun nga, wala kaming sauna sa loob ng bahay. So, tingnan nyo naman po. Ganito mga kabikulana yung sauna. O, diba? So, itong oven na to, yan talaga yung ginagamit namin sa loob. Pero dahil nga, inalis muna ni Mister, ginamit muna namin dito. So, ayan yung sauna oven. Ayan yung mga stone. And then, dyan mo ilalagay yung kahoy. Ayan yung kahoy. And then, dyan ka magbubuhos ng tubig kapag mainit na po siya kapag ka nasa 60 degrees na siya. And then, ayun yung lagayan ng tubig with sandok-sandok dyan ng tubig nila. And then, ayan, dyan ka uupo or hihiga kung gusto mo. So, ako dahil buntis, dito po ako nauupo sa baba. Ayan, dahil ayoko nang sobrang init. Tapos, ayan yung pabaldi natin dito. And then, yung ating pa-drum dyan. Dyan ni Mister nilalagay yung panligo namin na tubig. Ito. Tapos, yung tabo nila dito mga kabikulana. Oh, may patabo sila dito. Tapos, ito yung panghilod natin dyan. Hindi yan mawawala. So, ayan, mga ano natin dyan. Shampoo, shower gel, conditioner. So, ayan. So, meron din tayong soap dyan. Oh, diba? So, ayan, mga kabikulana. Oh, napaka-talented kong asawa. Sariling gawa niya po yan. Diba? Ayan. Tapos, ang bubong niya po ito. Kasi nga, pansamantala lang naman ito mga kabikulana. O, diba? So, yan mga kabikulana. Nakaka-proud lang yung aking mister kasi napaka-talented niya. Nagawa niya yung ganito. Pag uwi ko ng bahay, galing trabaho, may sauna na kami dito sa labas ng bahay. Sabi ko, ang galing-galing naman ang asawa ko. Kasi ayaw niya talaga na, ayan o, may paano pa yan dyan yung usok niya dyan lalabas. Kasi ayaw niya na wala kaming sauna sa labas. Kasi nga, lalo na po ako, lamigin po ako mga kabikulana. So sabi ni Mister, ayan nga, gumawa nga siya ng sauna. O diba, nakakatawa si Mister kasi talagang gagawa talaga siya ng paraan para kumbaga kahit sabihin na wala kaming sauna sa loob, shower, komportable pa rin ang inyong kabikulana. Lalo na ngayon buntis tayo. So ayun mga kaibigan, yung sauna, napakaganda lang. And in fact, ang sarap po niya kasi mag-sauna ka dyan, magligo ka dyan gamit yung tabo. Tapos paglabas mo malamig, yung pakiramdam mo na fresh ka. Ganun siya mga kaibigan. Pero anyway, nandito tayo sa aming garden. Ayan, dala ko yung paupuan ko dyan. Kailangan ko ng upuan. So mag-ano po muna tayo mga kaibigan. Tanggalin ko muna yung mga, ayan o, yung mga sobra-sobra. Kasi ang dami niya ng mga sobrang dahon. Yung mga nagkalaano na dito o nag-over na dito sa ayan po o, nag-over na dito ang kapal ayan o, kasi hindi naman na po ito magkakaroon ng bunga ngayong
taon kasi tapos na yung season niya. Next year naman ulit tayo mag-aantay pagdating ng spring at summer ng panibagong bunga ng ating mga strawberry. So, tatanggalin ko yung mga sobra. Ayan o, sobra na. Ang bilis po kasi ng strawberry magapang. Ayan o, gumagapang siya. So, lilinisin natin yan. Nakatapos na tayo mga kabikulana. O tingnan nyo. Halos makalbo na yung mga strawberry natin. Ang dami kong tinanggal. Kasi sobrang kapal niya na. Mas okay-okay na siya tingnan ngayon. Malinis na. Tapos yung mga, ay mga grass din dito sa paligid ng ano, bato. So ayan na siya mga kaibigan yung nakuha natin. Ang dami. So ito, pushcart na to. Dadalhin ko to doon sa may side na yun kasi nandoon namin tinatambak yung mga dahon-dahon. So, malaking tulong yung pushcart natin. Daming mga ano mga kaibigan. No? Nakikita nyo ba yan? Mga strawberry tsaka damo. Ayan. Diba? So, ayan siya. Dito natin yan itatambak sa gilid. Para mo later, maitapon natin sa tamang tapunan. So, ayan siya mga kaibigan. Ayan, dyan natin yan siya ilalagay. Uy! Ayan, so, na-unload na natin yung mga damo. Tsaka, ibang strawberry. Ito lang po. Ayan na siya mga kaibigan. Oh. Diyan na yan siya. Kasi later, isasakay natin yan sa trailer. Yung mga yan. Tapos ihahatid natin dun sa landfill. Yung mga nabubulok. Yung semento ni Mr. dyan. Oh. So kukuha ako ngayon ng sauna wood. Ay, ito siya. Ayan. Si Mr. po ay nandun. You know. Hi! Ayan. So, itong pa. Ito. Kahoy na to. Lagay natin to sa sauna. Para ready tayo. May sauna tayo ditong kahoy. So, ayan. Ito po. Sauna natin dito. O, diba? Uy! Magaan lang naman yung kahoy. So, ayan. I-unload natin siya dyan. Unload natin yung ating kahoy. Kaya't. Ayan. So, may upuan tayo dito. O, para nakaupo tayo. So, siya mga kabikulana. Ang ginagawa namin dito. Actually, ngayon lang ako maglalagay ng kahoy kasi madalas si Mr. ang gumagawa. Ayan. Ito siya. Pag magsasawa na sa gabi, naka-ready po yung kahoy dito. Ilalagay na lang dito sa oven. Ayan. So, I guess mga kabikulana, i-end ko na yung ating vlog for today. Dito sa loob ng sauna namin. O, diba? Sa ating countryside, pang-probinsyang style na sauna. Nasa labas ng bahay. As in, ito talaga ay gawa lang to ni Mister. Sarili niyang gawa. And then, pag natapos na yung aming renovation sa loob ng bahay, gigibain niya na to and yung mga kahoy, itatapon ko or gagamitin pang gatong dito ulit kung pwede pang gamitin. So, ayun mga kabigulana, napaka, ano lang niya, Mister, napakagaling lang niya para gumawa ng ganito na. Meron kaming pansamantalang sauna habang walang sauna sa loob ng bahay dahil under renovation yung aming bahay. So, ayun mga kabikulana, end ko na yung ating vlog for today since mahaba naman na ito. And hindi ko na kayo isasama sa pag-grocery namin kasi gagabihin na tayo. So, ayun lang, end natin yung ating vlog. See you again sa aking mga next video mga kabikulana. Thank you so much po sa inyong lahat and ingat! Bye!